ang pinakaunang stealth bomber na B2 Spirit at maging ang sa ngayon latest na B-21 Raider ay dalawa lamang sa halimbawa ng pinakasopistikadong warplanes ng mga Amerikano na ang may gawa ay ang kumpanyang Northrop Grumman. Subalit bukod sa mga matitinding aircraft na ating nabanggit ay muling ginulantang ng naturang defense company ang buong mundo nang kanila na rin ipakilala ang tiyak na maghahari sa plataforma namang pangkaragatan at ito ay sa pamamagitan ng mala-futuristic na bagong muka na uri ng anti-submarine na tatawagin naman sa pangalang Manta Ray. Mga kataps, kung ang literal na manta ray ay masasabi nga nating nanginginain lamang ng maliliit na mga hipon o isda at iba pang mga planktonic organisms na nasa ilalim ng karagatan, ay tiyak namang ang panlabang manta ray underwater drone na binubuo ng Northrop ay siguradong nakatalaga para hantingin at hadlangan ang anumang uri ng mas malalaking biktima. Partikular na nga dito ay yung mga nagpapagalagalang mga nuclear ballistic missile submarines na pag-aari naman ng mga bansang kaalitan ng Estados Unidos. Ang kakayahan at ang pinakanatatanging lakas at husay ng naturang bagong sandatang pantubig ng Amerika ang siyang tatalakayin natin sa video na ito. February 3, 2024 o ng taong kasalukuyan, halos kasabay ng dalawang taong nakalipas mula nang simulan ng mga Ruso ang kanilang paglusob sa nasyon ng Ukraine, ay dito na rin sa naturang petsa lubusang inerolled out ng Russia ang kanilang ikalimang modernized na Borei A-class submarine. Ang naturang undersea predator ay ipinagmamalaki ng mga Ruso bilang mas stealthy ng dihamak kaysa sa kung ito ay ikukumpara sa mga kasalukuyang submarine ngayon na nasa kanilang armada, at ito ay dahil na rin sa first time na gumamit ang mga Russians ng pump jet propulsion para sa kanilang bagong mga tinukoy na submarino. At bilang dagdag lamang ay dahil nga sa paggamit ng pump jet propulsion ay maring ipinangangalandakan ng mismong state media ng Moscow na 5 beses nga umanong mas tahimik ang bagong mga Borei A-class kaysa naman sa ngayon mga kasalukuyang nuclear-powered Akula-class submarine na pag-aari din naman ng kanilang Russian Navy. Pero ang isa pa sa claim ng mga Ruso ay kung ikukumpara din umano sa mga Virginia-class attack submarine ng US, ay 2 beses din daw na mas tahimik ang mga Borei A-class laban pa rin sa mga nabanggit na submarino ng Amerika. Mga kataps, mahalaga ang comparison na iyon sapagkat kung magkakaroon nga ng pagkakataon o sakaling dumating ang isang real underwater battle scenario, ay tiyak na ang maaatasang humanting sa mga bagong Borei A-class ng Russia ay itong ang mga Virginia-class attack submarine ng US Navy. Kaya't kung sakaling totoo ang claim ng Moscow, ay tiyak na medyo tagilid ang Virginia-class attack submarine ng US kung pagbabasihan ang isiniwalat na kapabilidad ng mga ipinagmamalaki ng mga Ruso na kanilang Borei A-class na mga submarino. So paano nga ba? Game over na kaya ito para sa side ng hukbong pangkaragatan ng US pagdating sa labanan sa ilalim ng katubigan? Well, malamang na maaari, subalit yun nga lang ay bago pa man tuluyang magdiwang ng lubusan ang panig ng Russia ay may panibago na naman ngang inilabas ang bansang Amerika, at ito ay ang nabanggit na natin kanina na mga malahiganteng metal na manta ray na isang uri ng unmanned anti-submarine drone. Balikan natin ang konting background ukol sa naturang anti-submarine warfare na ito, na kung saan ay noon pang year 2020 ay inaward na ng DARPA ang nasabing developmental contract sa 3 mga kumpanya. At ito ay ang Lockheed Martin at ang Northrop Grumman kasama na rin ang Navatech Company na sa ngayon naman ay mas kilala bilang ang Pacmar Technologies. Subalit pagtungtong ng year 2021 ay naiwan na lang sa Northrop Grumman at Pacmar Technologies ang naturang proyekto, at bilang bahagi ng phase 2 ng kontrata ay naatasan ang dalawang natirang kumpanya upang buuhin na ang magsisilbing full-scale technology demonstrator para dito.
Year 2023 ay dito na nga sinimula ng Pacmar Technologies ang splash testing para sa binuo nilang Manta Ray subscale prototype, at kaakibat ng pagsubok na isasagawa ng naturang kumpanya ay para na rin e-verify ang forthcoming platforms para sa magiging sensor suite at key autonomy behaviors ng pinakamagiging full-scale platforms ng naturang bagong underwater vessel. At matapos nito, makalipas nga muli ang isang taon noon lamang April 8 o nang nakalipas na buwan ng taong kasalukuyan, ay inilabas na rin nga ng Northrop Grumman ang kanilang sariling full-scale technology demonstrator para sa malupit na paparating na Manta Ray Unmanned Submarine. Bagamat nitong kasalukuyang buwan ng Mayo ay inilantad na ng DARPA ang pagpasa ng proyektong Manta Ray sa kauna-unahan nitong major test na isinagawa sa karagatan, ay bilang isang ang top secret ay hindi naman nila masyadong idinetalye kung ano ang pinakatotoong kakayanan at lakas ng bago nilang sandata. Pero kung atin ngang pagbabasihan ang ilan sa mga basic na impormasyon na isinapubliko ukol sa mga Manta Ray, ay masasabi ngang ito ay isang UUV o isang uri ng drone na maaaring gumana o magpagana ng tulad sa isang torpedo, at maaari pa itong doblehin ng tulad sa isang mine o mina. Sadya ding binuo ang Manta Ray bilang isang pangmatagalan o long duration at long range payload capable ng mga sasakyang pangilalim ng katubigan, lalo pang't dahil sa isang nga itong unmanned o hindi kailangan ng nakasakay na tao para paganahin, kung kaya't mas marami itong pwedeng gampan ng misyon nang hindi nga naisa sa alang-alang ang buhay ng isang tao o sundalo. At ang ilan pa sa mga katangian ng Manta Ray na mismong inilabas sa pahayag ng Northrop Grumman ay ang tiyak na pagkakaroon nito ng pinaka-advanced na C3 o yung Command and Control and Communication Capabilities. At ang isa pa sa pinakakatangi-tanging kakayanan ng mga Manta Ray ay ang kaya nga nitong mag-anchor at mag-hibernate sa seafloor o kahit sa anumang bahagi ng ilalim ng dagat na may mababang power state. Sadya talagang kamangha-mangha, subalit kayang-kaya nga iyong gawin ng Manta Ray, sapagkat isa din sa mga naiiba nitong abilidad ay yung lumikom ng enerhiya mula sa kanyang kapaligiran. Well, bagamat ilan lang sa mga features about sa Manta Ray ang ating naihayag, ay tiyak namang mas nakagugulat kung ano pang mga lihim nitong panlaban at pangdepensa na ang tangi nga lamang nakaaalam ay ang mga otorisadong personalidad sa hanay ng depensa ng bansang Amerika. Pero mga katabs, malamang ay hindi na rin naman katakataka ang mga bagay na ito, partikular na ang mga inilalapat at bagong mga advanced na teknolohiya ng mga Amerikano pagdating sa kanilang mga inilalabas na mga bagong panlaban. Di ba't ika pa nga ng iba ay mala alien technology talaga ang naturang bansa, dahil na rin sa super advanced at malahalimaw sa quality ng mga gamit pandigma na kanilang mga binubuo. Bago pa ang huling bahagi ay mabalik tayo sa kung ano nga ba ang pinakamagiging napakalaking silbi ng Manta Ray para sa US Navy, at paano nga ba nito makokontra o mahahadlangan ang mga submersibles ng kanilang mga kalabang nasyon, partikular na ang submarino ng China at Russia, lalong-lalo na yung mga armado o kargado ng mga nuklear na sandata. Sa pagkakataong ito ay medyo iisang tabi muna natin ang sa side ng China, at ang ihalimbawa nga natin ay yung panig ng mas nuclear powered na Russian Navy. Sa ngayon, sa kabila ng mapapansing hindi gaanong magandang performance na ipinapakita ng mga Ruso sa nangyayaring digmaan sa Ukraine, ay hindi pa rin naman maitatangging isa pa rin ang kanilang undersea forces sa maituturing na pinakamalakas sa buong mundo, at ang kalakasan ngang iyon ay ang isa din namang potent threat o seryosong bantain para naman sa seguridad ng United States. Kung ating aalamin ay sa kasalukuyan ay may dalawang uri na mga nuclear armed ballistic missile ang armada ng Russian Navy. At kabilang nga sa mga hanay na ito ay ang 5 units na mga Delta Force submarines, kasama na ang 8 pang piraso ng mas naunang Bore class submarine, at idagdag pa ang sinabi na rin natin kanina na ilan pang units ng mas modernized na Bore A class vessels. Pero bukod pa sa mga submarinong dinuklear na mga Ruso na ating nabanggit, ay may ipinagmamalaki pa ang Moscow, at ito ay ang sandatang Status 6 Oceanic Multipurpose System, o ang sandatang ang mas kilala bilang ang tinatawag na Poseidon.
Noong una ay matatandaan pang ang unang inihayag ng mga Ruso na kaya umanong magdala ng Poseidon ng hanggang sa 50 megaton nuclear payload, subalit di kalaunan ay in-update nila ang salaysay na iyon sa mas realistic na bilang ng hanggang sa 2 megaton na lamang. Pero yun nga lang ay kahit sabihin na nating 2 megaton nilada lamang ang tunay na lakas ng Status 6 o ng Poseidon, ay sadya pa rin nakaluluna ang pagsig nito sapagkat ang 2 megaton ay equivalent o mas higit pang ang mas malakas ng 100 beses o 100 times kesa sa bomba atomic ang ibinagsak sa Hiroshima noong bago matapos ang World War II. Bagamat hindi sinasagot ng US ang claim ng Russia ukol sa mga sinasabi nitong malalakas na sandata sa ilalim ng karagatan, ay mapapansing siniseryoso naman ng Estados Unidos ang banta at ang maaaring idulot na pinsala ng mga ito sakalingang totoo o accurate ang lahat ng mga tinuran ng mga Ruso. At ang isa sa mga hakbang ng US para salagin o hadlangan ang mga bantang iyon ay ang kanilang pagre-re-establish ng North Atlantic Second Fleet. Subalit bukod sa muling ang pagtatayo ng US ng 2nd armada sa Hilagang Atlantiko, ay mula din noon ay nagkaroon pa ng ilang pagre-renew ang Amerika para sa pag-i-invest ng mga bagong sistema na mapapansin ngang may kinalaman sa pagde-detect ng anumang mga submarinong nagpapagala-gala sa sakop nilang teritoryo. Kabilang lang sa mga project na isinagawa na ito ay ang tinatawag na PULSE o Persistent Aquatic Living Sensor na inumpisahan noon pang year 2019. Kasama na rin dito ang ilang pang effort tulad ng ASW Active o may ibig sabihin na Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel. Ang proyekto ngang nasambit para sa inyo lang kaalaman ay naglalayon ngang magtalaga ng mga semi-autonomous na mga submarine hunting surface ships sa mga lugar na maaaring madalas na pasukin ng kanilang mga bansang kaalitan. Pero sa lahat ng mga sistemang nabanggit ay tiyak ngang ang Manta Ray na binuo ng Northrop Grumman kasama na ang top secret pa sa ngayon na pinaka-eksakto nitong kapabilidad ang siya ngang pinaka-magsisilbing potent new addition o napakahalagang karagdagan para sa mas epektibo at mas yumayabong na anti-submarine arsenal ng hukbong pangkaragatan ng bansang Amerika.